malap eh. Gagan nyo na, pero malik sa dati. Hanabi C4G. Basic pa ito. Mali yan yung main board natin. Tapos gamit na top board ay yung ganito. Inalocks. Testing ulit natin. Tingnan natin kung anong problema ng unit. At bakit kumukurap-kurap yung screen niya. Nag-white screen siya. Ibig sabihin, BCOM niya ay bumagsak siguro ang supply. Nagpa-fluctuate yung supply ng BCOM natin. Okay, meron naman 17. Okay, so nag-trace tayo ng kapasitor. Ito, mga SMD cap natin. Yan. So ito, BCOM natin. BCOM. Check ngayon natin ito. Yun ang reading niya. Masyadong mababa. 8 ohms. So, ang baba ng BCOM nito. May short yung ating BCOM. So, hahanapin natin kung saang SMD ang short niyan. So, BCOM natin ay mga nasa 6, 7, 8 volts. So, try natin mag-inject ng 3.3. Tapos, kakapain natin yung mga SMD. Titingnan natin kung saan banda yung iinit na SMD. Para mahuli natin kung saan yung nagkaroon ng problema na SMD dito. Okay, so gagamit lang tayo ng 3.3 volts. Pero ang supply talaga niyan, naabot yan 6, 7, 8 volts. So, mababa lang ilagay natin. Pang, ano lang to, try natin gulatin, titingnan natin kung matanggal yung short or matuluyan ang short. Pwede kasing mag-open yung short nito, pwede rin hindi mag-open or talagang mag-short na talaga siya. So, try na lang natin. Pwede kasing magawa pa natin to. Yep. Nawala. Nawala, ano? Nawala na. Yan na, nag-spark naman yung ating short filler. Yan, nag-spark naman siya. Pero nawala yung leak. Yun, nawala ang asya, oh. Okay. So, hindi natin nakuha kung saan banda ang problema. Nag-open na yung pinaka-short niya. Nag-open na. So, testing na lang natin. Titingnan natin kung may supply na tayo na makuha rito. Kasi nag-open na yung circuit niya. Nag-open na yung leak kanina. So, mas maganda sana kung makuha yung sira. Yung pinaka short ng circuit para sure ball. Pero minsan nakukuha naman siya sa short killer. Kaya niyang i-open circuit. So, try natin. Power on natin. Nag-on na siya. Check ngayon natin ito. Dapat ay, yun o, may 7.8 na tayo. Dapat hindi bumagsak yan. Okay, so hindi siya bumagsak, ano? Hindi siya bumagsak. Ibig sabihin, nag-open circuit na yung leak kanina. Tingnan natin yung display. Yep, yun, no? Nagkaroon na siya ng display. Hindi na widescreen. Kailangan pa rin natin ito ibabad. Kasi nga, hindi natin nakuha kung saan banda yung naging problema.